Hello mga kumare, welcome back again to my channel. Inform niyo po ako sa mga magluto, pa-follow naman po sa aking FB page, Presi Mature po, and then sa mga taga Maynila po dyan, baka gusto niyo po kumain ng Only Wings, pwede po kayong pumunta sa Makati Wings, located po sila sa Makati po na malapit po sa Mapua University, and then meron rin po silang second branch sa Pasig po. Makati Wings po mga kamamsi, so let's start, samahan niyo po ako magluto ng gawa sa saging na lakatan. Etong ating pitong ingredients sa ating recipe. Kailangan natin ng saging na lakatan na hinog. Then, kailangan natin ng 2¾ cup na all-purpose flour. Then, ang ating pang-coated na white sugar. Then, isang swak na bear brand or 1/4 cup na powdered milk. Then, kailangan din natin ng tubig. Then, 1½ tablespoon na baking powder. Then, 2 XL na itlog. So, let's start. I-mix na natin ang ating ingredients. Papayat naman ng saging. Magbalat na tayo ng saging. 5. Magbalat tayo ng 6 na piraso na saging. And then, durugin na po natin ito gamit ang ating itong pang-smash natin ng saging. Kung wala po kayo nito, pwede po kayong gumamit ng tinidor. Para hindi kayo magkamali sa ating mixture, so padadaan na natin sa cups yung ating namas na saging para alam nyo kung gaano karami ang ginamit natin na dinurog na saging na lakatan. Then check natin kung durog na yung ating saging. Gamit kayo ng spatula and then ganyan ninyo, para siguradong durog na durog yung inyong saging. So, i-cups po natin yung ating dinurog na saging. So, bali 1 cup na dinurog na saging na lakatan ang kailangan natin sa ating mixture. Lagay na natin yung 1/4 cup na powdered milk or 10 swak na bear brand. Then, ilagay na rin natin yung 2¾ cup na all-purpose flour. Ito po ay tapos ko ng masip. Then, ilagay na rin natin yung 1½ tablespoon na baking powder. And then, iset aside natin ito at bibiyakin natin yung ating itlog. Huwag niyo po papadiretso yung pagbiyak yung itlog. Baka sira yung itlog ay masira rin lahat ang inyong mixture. Then, ilagay na rin natin yung ating 2 extra large na itlog. And then, lagyan muna natin siya ng 1½ cup na water. Dagdagan pa natin ng water kasi hindi po yan kasya. So, i-mix na po natin mabuti. Halu-haluin po natin mabuti. So, bali ang nagamit natin na tubig dito is 1 cup. Utay-utayin niyo lang po yung paglalagay niya inyong tubig para hindi sumobra yung tubig sa inyong mixture. Kasi pag sumobra na, pangit na po yung pinaka-resulta niya. So, iset aside natin ito habang tayo magpapainit ng ating kawali at oil para tumubo rin yung ating mixture. So, after 10 minutes, pwede na po natin itong prituhin. Kasi yung ginawa ko po kanina, 10 minutes, okay na siya. Magpapainit na rin po tayo ng kawali and then lalagay po natin sa low low heat para after 10 minutes ay okay na yung ating mixture at okay na rin yung ating mantika. So, buksan na po natin ang ating stove while nagpapatubo tayo ng ating mixture. And then, ito na yung gagamitin ko kasi ito yung pinagprituhan ko kanina ng ganyan din na mixture ko. Nag-try po kasi ako muna before ako present sa inyo. Pangalawang luto ko na po ito mga kamamsi ko. So, after 10 minutes, eto na ang resulta mga kamamsi ko. So, pwede na natin itong start na prituhin. Ayan. So, before tayo magluto, i-ready na natin yung ating paglalagayan. Eto yung sipit, eto yung pagsalaan natin. At gagamit din tayo ng 2 kutsara.
Before tayo kumuha ng ating mixture, itubog muna natin yung ating kutsara na gagamitin para hindi dumikit yung ating mixture. And then, kuha lang tayo ng ating mixture, ganyan lang. And then, saka natin ilagay dyan. Ayan, yan ang purpose ng pangalawang kutsara. Ang paglalagay ay para mabilog siya. So, kuha na naman tayo ng ating mixture. And then, diretso na naman dito. Then, ituklod natin ang ating kutsara. Itulak natin ang ating kutsara. So, ganyan lang. Depende na sa inyo kung gaano kalaki ang gagawin ninyo sa inyong banana fritter. Ang sa akin kasi, pinuno ko talaga yung ating kutsara. Para malaman nyo kung ilang piraso ang kakalalabasan ng ating mixture. Nakita nyo, ayan. Oh, di ba? Ang ganda. Nasa high heat po yung aking apoy. Mas madali lang kasi pa kapag kutsarang gagamitin nyo. Ayan, oh, tingnan nyo. Kuha lang kayo ng mixture. And then, eto. Kuha lang kayo nito. And then, diretso dito. Pag dumidikit sa kutsara, itubog nyo ulit sa mantika. Ganun lang yun. Nakita nyo talagang lumaki siya. O, ayan o. Ganda. Halo-haloin nyo lang yan. Ganyan lang. Ayan. So, okay na to mga kamamsi. Ayan o, na golden brown na yung ating niluluto. Ayan. Halo-haloin nyo lang para maganda yung outcome niya. Nakita nyo, bilog na bilog na bilog. Bilog na bilog na bilog siya. So, tanggalin na natin. Ilagay natin sa strainer para matanggal yung excess oil. Ay, kalabaw. Excess oil niya. O, diba ang ganda? Ay, kalabaw. So, eto na mga kamamsi. Luto na ang first na salang ng ating banana fritter. So, isalang pa natin yung iba. So, last na salang na po yan. Ubus na yung ating mixture. So, luto na rin po yung ating pangalawang salang. So, napatili na natin sa oil yung ating naluto na banana fritter. So, kunin natin yan at kukutin na natin siya sa asukal. Hanggat mainit pa, dapat kinukutin nyo na sa asukal para dumikit yung sugar. So, eto na po siya. Kapag maramihan ang inyong lulutuin, kumuha po kayo ng isang Tupperware, tapos doon nyo ilagay yung asukal, doon nyo ilagay yung naprito nyo para isang kalugan lang sa Tupperware and then malalagyan na lahat. Ito po, inisa-isa ko lang kasi konti lang naman to. So, eto na mga kumare ang ating banana fritter na 24 pieces. So, kainan time! Ito po yung pinaka-result niya. Mainit pa po siya. Napakasarap niya mga kamamsi. I-try nyo. So magsa-shoutout na po tayo. Celine Gaton, Maritis Manuel, Lorlanda, Aileen May Magan, and Nim Palungakit. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel. And tap the bell for more updates. Thank you so much po. Gayahin nyo po dahil masarap po talaga siya.